Magandang araw sa inyo dahil nga po mainit na usapan si Idol. Idol, John Riel Casimero, pag-uusapan natin siya. Merong isang article na nagsabi na si John Riel Casimero daw ay isang road warrior. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon dito. Kaya relax kayo, pag-usapan natin yan. This is POWCAST Sports Podcast, hosted by Pow Salud. At kung may mga iba kayong topic na gusto nating gusto niyo pag-usapan natin, i-send niyo lang sa akin. Pero ito na po, John Riel Casimero, isang road warrior. Bakit ba siya tinawag na isang road warrior? Ang ating bagong kampiyon, bagong champion sa bantamweight, WBO bantamweight champion, pagkatapos niya po talunin si Zolani Tete in just 3 rounds. Naniwala ka? 3 rounds lang niya pinatumba si Zolani Tete. Kaya Naoya Inoue, posibleng next. Pero anyway, sa isang ibang usapan niyang gawa natin ng parang imaginary na mangyayari, yung laban ni Naoya Inoue at ni John Riel Casimero kung sakali. Anyway, pag-usapan natin, bakit nga ba tinawag na road warrior itong si John Riel Casimero? John Riel Casimero po, kasalukuyang may 29 wins, 20 by knockout, 4 losses, and 0 draw. Okay, 30 years old si Cuadro Alas. Maniwala kayo sa hindi, yung apat na talo niyan. Tatlo po dyan sa ibang bansa. Tatlo sa ibang bansa at isa dito sa Pilipinas. Pero bakit ganun? May talo naman pala siya sa ibang bansa. Bakit siya tinatawag na road warriors? Warrior. Kasi po, usually, pag tinatawag na road warrior, ibig sabihin, dumadayo sa kalaban, tas, pinapatumba, tinatalo yung kalaban. Yan po ay totoong statement. Dahil po, based po sa mga laban ni John Riel Casimero. Si John Riel Casimero, parang nakalaban na ito sa 8... sa 8 country, sa 8 bansa po. Ang unang, yung mga bansa na yan muna? Pag-usapan natin, Nicaragua, Mexico, South Africa, Argentina, Panama, Thailand, China, United Kingdom. 8. Hindi pa pala ito nakakalaban sa Amerika. So baka pang siyam Amerika or Japan. So tatandaan po natin yan, Japan. Posibleng-posible yan. Anyway, unang-unang sumabak itong si John Riel Casimero noong 2009. Yan po ang unang-unang sabak niya sa labas ng bansa. At ang unang-una pong bansa na sinabakan ni John Riel Cuadro Alas ay ang Nicaragua. Nicaragua po yan. Pumunta siya sa Nicaragua at siya doon ay lumaban at tinalo niya si Cesar Canchilla. Tama ba yung pagabanggit ko? Cesar Canchilla. Ito po ay noong 2009. Yan po yung unang-unang sabak niya. At doon ay nanalo kagad siya. Unang laban pa lamang. At tinitingnan ko yung record dito. 11 TKO. At kung sakaling matapos yung laban, mukhang dito sa scorecard, lamang yung kalaban. So, sinuwerte siya doon dahil na-knockout niya yung kalaban niya. Pero, sumunod, sumubok ulit sa ibang bansa itong si John Riel Casimero. After ng kanyang first outside of the Philippines fight, lumaban siya sa Mexico against Ramon Garcia Hirales. Ay natalo po siya doon ng split decision. At yung po sana ay sa Interim World Boxing Organization, World Light Flyweight. Mukhang maaga pa lang, talagang ginugroom na ito sa isang world championship, pero hindi siya pinala doon. At sinubukan niya uli sa Mexico na sa South Africa naman. Natalo na naman siya. Natalo po siya doon ng TKO 5th round kay Muruti M. Talani. Kilala po natin 'yan. Ang kasalukuyang record ni John Riel Casimero ng mga panahon na 'yan, syempre, isa pa lang yung talo niya coming into the fight, naging dalawa na. 14 wins and 2 losses. At mukhang hindi maganda yung pinatunguan ng karir niya sa labas ng bansa. Pero yan na po ang parang susi na talagang mas galingan niya pa sa ibang bansa. So bumalik siya sa Pilipinas, nanalo muna siya ng isa. Tapos ini yung pang-apat na bansa niya sa Argentina. Ito na yung hindi natin makakalimutan. Yung dito na siya, lalong lumaki yung pangalan niya dahil nirumble siya dito sa Argentina. Kalaban niya si Luis Alberto Lazarte, yung maliit na boksingero.
na ang daming mga kalokohan na nangyari dito. Na kasama niya na dito si Sean Gibbons. Ito na yung parang nagtago sila sa ilalim ng ring dahil pinagbabato sila ng mga silya at ng kung ano-ano sa Argentina. Ngayon, tingin ko lang, hindi na sila makakabalik sa Argentina. Baka mahirap na, baka alam nyo na. Siyempre, binugbog niya doon yung Argentinian hero nila eh. So, anyway, yan po. Argentina, TKO, 10 win. Tapos, bumalik siya ng Mexico. At yung unang laban niya sa Mexico, hindi maganda. Pero ito, panalo. At tinalo niya si Pedro Guevara sa Mexico. Sumunod naman dyan. Sumunod na naman siya sa ibang bansa. Sa Panama City, another win. Unanimous decision win against Luis Alberto Rios. Yan na. Sa kasalukuyan, sunod-sunod na yung panalo ni Riel Casimero sa ibang bansa. After ng Panama City, bumalik siya sa Pilipinas, nakailan laban, tapos bumalik na naman ng Mexico. Ito ng pangatlong panalo ni Riel Casimero sa Mexico. Tinalo niya si Armando Santos. Siyempre, road warrior talaga. Kaso, natalo siya sa sunod na laban niya sa Thailand. Unanimous decision loss against Amnat Run Roeng. Hindi ko alam kung tama yung pagbanggit ko. Pero tingnan natin kung bakit nga ba natalo itong si Idol sa Thailand. At nakasulat dito na na-deductionan pa itong si ano si Run Roeng dahil nga sa ano continuous punching sa 11th round at bumagsak pala ito dito si Casimero dalawang beses sa Thailand. Ito na yung huling talo ni Riel Casimero sa labas ng bansa. After niyan, puro panalo na talaga ito. At syempre, kahit na natalo siya sa Thailand, lumaban pa rin siya sa ibang bansa. Sumunod-sunod na yung laban niya sa ibang bansa nito. Sa China, lumaban siya. Ni-rematch niya itong si Amnat Run Roeng. At ni-knockout niya in round number 4. So, nabawian niya itong tumalo sa kanya sa Thailand. Tapos ito na yung kay Charlie Edwards. Si Charlie Edwards sumuporta sa kanya yan dyan sa laban niya kay Zulani Tete. Ayun po yung unang panalo ni Riel sa UK. And then balik siya sa Pilipinas and then Mexico. And then ano ba? Sinabi ko hindi nakalaban sa Amerika. Ibig sabihin siyam na pala. Siyam na bansa ang nalabanan ni Riel Casimero sa Amerika. Okay? So ibig sabihin nito, mamaya ako sasabihin sa inyo kung ilan ang laban ni Riel sa ibang bansa at ilan ang pinanalo niya. Malamang may idea na kayo sa mga sinasabi ko. Pero yan po, kinalaban ni Riel si Ricardo Espinosa Franco. And that will be a 12-round KO. Kamakailan lang pala ito. Yun yung America fight niya, yung bandang huli. Bumagsak yung kalaban. And then balik siya sa Pilipinas kay Cesar Ramirez. Yun po niya napanalunan yung kanyang yung interim world boxing organization world bantamweight at ito na ngayon ito na yung legit yung panalo niya kay Zulani Tete. So total po Riel Casimero nakalaban na sa maraming bansa at total nito ay 14 na laban sa iba't ibang lugar at tatlong beses pa lang siya natalo. Sa mga Pilipino po, karamihan na pag mas lamang yung talo, pero pag si Riel ang lumalaban, panalo. So kakaiba talaga ito si Riel, walang home court advantage kay Cuadro Alas. Yan po ang dahilan kaya po siya tinatawag na Road Warrior. At ang kanilang tinatarget ngayon, makalaban ngayon sa Japan or baka sa Amerika ulit ito mangyari dahil nga top rank na po si Inoue. But Japan would be okay. Riel Casimero, tingin ko kaya niyang talunin si Naoya Inoue. Kayo tingin niyo, kaya ba ni Road Warrior Riel Casimero Cuadro Alas kahit ano pang itawang niyo itong si Naoya Inoue? Comment lang kayo and don't forget to subscribe para makapag-usap tayo lagi and magbigay kayo ng suggestion sa akin kung ano ba mga topic ang pwede natin pag-usapan tungkol sa boxing at kung ano mga sports na gusto niyo. Okay, comment kayo, subscribe. Salamat po. POWCAST Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.